nila po, guys. Napakasikit sa akin kasi hindi ko nakita sa mama nang pumanaw siya. Pagkatapos, ito yung auntie ko din this year. Hi guys. Hi guys, gusto po mag-share sa inyo sa naramdaman ko po today. Dahil ang sakit pag mawala ng mahal sa buhay mo. Mga kalangga. Ang sakit. Today guys, ay kapatid ko tumawa. Tapos, sabi niya, auntie daw namin ay pumanaw daw. So, naalala ko sa mama. Kasi next month kasi mag-de-same sila ng ano ng date of death. Hindi ko makita yung mama ko mahalaga na pumanaw siya. Kasi biglaan lang po. So, this year, 2020, supposed to be na mag-travel ako sa Pinas para yung anniversary year of the death of niya, mag-isang taon na po. Kaya yung ang plans namin nawala kasi na-stranded kasi dahil sa COVID eh. Kaya, nawalan ng trabaho, alam mo naman ang sitwasyon ngayon, di ba? Napakasakit talaga. Hindi pa ako nakahil sa tungkol sa mama ko, guys. Tapos yung kapatid niya, auntie ko, ang bait pa naman ngayon. Yung mama ko talaga, sobra ko pong masaktan. Hindi ko po magmura sa isip ko. Hindi isip po mag-move on pag mawala ka ng mahal sa buhay. Tao lang po tayo, guys. Napaka-sensitive po natin. Okay. Last year, pumuno yung mama ko, tapos this year, yung auntie ko. So, stomach ba? Ang dami. Sorry po. Nagsishare lang po ako sa inyo. Sa naramdaman ko today. Na ayaw kong pakiramdaman yung kids ko. Dalawang kids na hindi ako strong, ganun. Ayaw ko yung ganun. Hindi ko ma-share sa kanila yung feelings ko. Kaya, mag-share na lang ako sa inyo. Para din, I feel comfortable na makausap ko kayo, yung viewers ko, dyan na kayo, guys. Masakit pag mawala ko ng mahal mo sa buhay. Kahit naman kamugong ka, still pa rin sa utak mo. Mama mo yan nawala, diba? Sana ang mama natin dito sa mundo, hindi dami. Salamat guys, dito lang po ako. I-share lang po ako sa naramdaman ko. Salamat. Thank you.